Ayan ang mga kamata. Magkakaroon na ng checking. Inopen na nila yung door. Kailangan clear na po lahat ng tao na nandito sa building. So, good morning mga kamata. So, ngayon po ay 12:41 AM dito sa Kuwait. Dito sa building namin, nandito na kami sa baba. Galing kami 5th floor. Nasa baba kami kasi nagkaroon ng sunog na ngamay dito. Ayan po yung ano namin ngayon, yung fire truck. Sobrang dami. Dito po kami ngayon sa labas, mga kamata. Oh my God. Tulog na kami. Bigla kaming nagising. Kasi pero parang naalimpungatan ako, may nag-stop. May tumunog. Tapos, ayan na po yung nangyari. Ayan yung building namin ngayon, mga kamata. For the first time pong nangyari to. Ayan yung mga kasama ko. Si Ma'am Chem, si Ma'am Jane, tsaka si Ma'am Marvy. Sobrang nakakaloka naman. Wala akong suot na kahit na ano, bra. So, eto lang yung suot ko, mga kamata. Nakapantulog lang. OMG. Eto yung suot ko, mga kamata. So, wala akong suot na bra. So, sinuot ko lang to. As in, super scary. Nagulat kami. Parang feeling ko na anong pungatan ata ako. Buti na lang, gising pa si Ma'am Marvy. Ginising kami. Kinatoka ko ni Ma'am Jane. Ewan ko kung sino kumatok. Hindi ko na alam. Basta, parang may tumunog something. Ganon. My God. Hindi ko na alam kung ano nangyari. So, ayan mga kamata, yung situation namin. Ito po yung building namin. Wala po siyang sunog, pero amoy sunog lang talaga siya. Ito po yung mga kasama ko. Ito yung fire truck. Tatlo na po yung fire truck dito. So, nag-aantay pa din po kami. Kasi wala pong kuryente sa building. Kasi syempre, bawal pong buksan hanggat hindi po nakikita kung ano yung naging problem. Kaya, ang init-init po dito ngayon sa labas, 40 degrees Celsius, kaya medyo wala kaming choice kundi mag-antay, magsaga dito sa labas kaysa may mangyari po sa amin. So lahat po nang nandyan sa building na yan ay pinapababa na po, pinapa-evacuate na po, pinapapunta na po dito sa labas. So ayan po. Ayan na mga kamata yung status dito. Nataranta lahat. Ano nangyari? Yung tulog ka na. Sarap na ng tulog mo, pero nagising ka pa. Yun na yung Kuwait Fire Force. Ito po. Nandito yung iba. Ganyan po kadilim. 15% na lang po ako. 15% na lang yung cellphone ko. Ayan. Siyempre bukas yung may ganyan na ilaw kasi nga sa exit. In case na may emergency talagang may mag-open na ilaw. Emergency light. Ayan. Sana maging okay na po, Lord, please. Ayan na mga kamata. Magkakaroon na ng checking. Inopen na nila yung door. Kailangan clear na po lahat ng tao na nandito sa building. Ayan na po. Tapos eto yung mga Kuwaiti police. Ayan. Ay, nako. First time ever kong maranasan yung ganito, mga kamata. Ayan na po. Check nila bawat building, bawat room, kung saan, anong naging cause ng ewan ko, parang amoy sunog. As in, may hirapan ka talagang huminga, mga kamata. Ayan, kumuha siya ng bato kasi yung pintuan po namin dito ay once na inopen mo, kung saan siya magsasara. As in, hindi siya tulad sa Philippines na parang pag in-stay mo na naka-open, mag-stay siya ng open. So yan, pag inopen mo, kung saan siya magkuklose. Ah, sobrang init, mga kamata. Malapit na po. Malapit ng madrain. Yung phone ko. Oh my God, Lord. Please lang po. Hindi namin sure kung meron pa pong natira sa natao dun sa
building namin. Pero for sure, check nila. Magdadaan sila dyan sa bawat exit. So, ayun na po. Please, Lord, guide us po. Quick update, mga kamata. 1:02 in the morning na po ngayon. Until now, nandito pa din po kami. Nag-aantay pa din po kami kung pwede na po kami pumasok. Ayan na po yung isang fire truck. Umatras na po. Pero nag-aantay pa din po kami kung paano mangyayari. So, ayan po yung ambulance nila dito. Meron pong pinasok dyan kaninang pasyente sa ambulance. Maybe nahirapan yata huminga. Sobrang init nga naman. Tapos pagbaba mo dito, may usok pa. Hindi namin sure kung pwede na pong pumasok. Kung... So, mag-antay muna kami. Mahirap na. Pero ayan, may mga mamapasok na. Pero wala pa din kuryente. So, ayan, nag-announce na po siya na pwede na daw pong umakyat kapag wala naman daw pong sunog. Eh, kaso, paano naman po walang sunog? Eh, wala naman pong kuryente. Ang init po sa taas. Shukran, brother. So, mga kamata, nandito na kami sa exit. Balik na daw po kami kasi wala naman na daw pong sunog. Dilema. Wala pong kuryente. Kaya mahirap. So, dito na po kami. Isa-isa na po kami pinapakayat. Siyempre, walang kuryente. Elevator. So, kailangan namin maghagdan. Kasi nasa ground, papunta sa 5th floor. Mga kamata, nasa 5th floor na kami. So, ayan yung status. As in, walang kuryente. Napagod lang kami sa paghahagdan. Hello po. Ang dilema. Ito, mga kamata. Ang dilim na po. Mga kamata, nandito na ako sa kwarto. Ayan yung status sa, ng, sa babas. Isa na rin yung natitirang fire truck. Hindi nga lang kung maghagdan. So, ayan, may mga natitira pang police. Tapos si brother, yung haris namin dito. Yung caretaker dito sa building. Ay, paano kami makakatulog nito kung ganito? Walang kuryente. Mainit. Walang aircon. Tapos yung temperatura, 40 degrees Celsius pa. Good luck. Na po si Ma'am Jane. Nagpa-flashlight. Ay, thank you, Ma'am Marbs. Dahil kay Ma'am Marbs, ayan, pinahiram niya ako ng power bank. Power bank sa clinic. Matulog. Paano ka makakatulog nito? Ako ka pala ang init. So, ayan yung mga sinampay namin. Tapos ito. Puntahan natin sila. Hello, Ma'am Chem. Kamusta ka naman? Interview. Nagising ka? Masakit na ang paa. Masarap na yung tulog mo. Ala, kawawa naman. Pero ang ganda po ng paa ni Ma'am Chem, mga kamata ko. Babaeng babae. Sa akin din po. Off na kami. Just di niya makikita. Charis. Ma'am din. Ay, Charis. So, ito yung power bank. Buti na lang full charge pa. Charge ko po muna yung phone ko, mga kamata. Tapos update ko po kayo. Quick update, mga kamata. 1:33 a.m. na po. Wala na po yung fire truck. Wala na din po yung ambulance. Wala na din po gaano yung mga tao na nandyan kanina. So, ito, ayan. Yun yung mga ibang taga dito. Ayan. Mga nakatira din dito. Tapos, ayun yung mga security guard dito sa Masaya Clinic. Update ko na lang po ulit kayo. Pero, by now, hihiga muna ako dito sa kama. Alam ko din yung nakikita. Hindi ako din i-open yung flash ko, mga kamata. Kasi nga makikita nyo yung kalat ng bed ko ngayon. Good morning, mga kamata. Good morning, Binid. Quick update tayo. Ngayon po ay 8:13 p.m. Ayan na po yung status sa labas. Ayan. Meron ng generator kasi wala pa din po kaming kuryente hanggang ngayon, as in. Ayan na po, kaya medyo maingay sa labas.
Wala pa din po kaming ilaw. Ayan natin, check natin mga kamata. Ayan. Wala pa din pong ilaw mga kamata. Kaya ngayon po ay sa work na lang tayo magbe-breakfast. Buti na lang meron tubig. Meron pa ding flash. Nga lang, syempre, nagaling heater. Pero okay lang yung heater kasi hindi din naman namin ginagamit gawa ng sobrang init ngayon dito. Yun lang mga kamata. Gusto ko lang po kayo i-update sa mga kababayan natin dyan. Lagi po tayo mag-iingat. Huwag natin kakalimutan na naka-charge ang ating mga cellphone or gadgets or kahit na ano. If ever naalala natin, balikan natin. Yun lang guys. Basta be mindful. Mag-iingat tayo palagi mga kamata. Good morning at don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Don't forget to share at mag-iingat tayo. Bye-bye mga kamata. I love you, my love. Sa family ko, sa Philippines, sa Bae, sa Palau, sa Japan, sa Dubai, sa Taiwan. Mag-iingat kayo dyan, mga kapatid. So, bye-bye.